tandang rear portion. Pero wala pa siyang masabi na probable cause. Most likely sir, from the garment. Kasi madami nalaman itong garments eh. Maaari madami nalaman ito eh. Kasi may mga storage na rin ng garments dito sa building. Sa storage ng building. Yung ano sir, factor po ba sir yung... Anong maan? 1960s pa itong building kasi. Legit po yun, according to meron sila yung tena. May narinig na pumuputok ito. Kasi parking kita sa gawin ng third floor. So most probably, may something na napablock to it or susunod na. So tingin na kita naman ang gulo ng kuryente. Yung kuryente, Sir Angel, pero in terms of yung age ng buildings, that a factor? May factor din kasi ito ng building. So gusto lang ka naman. Basta gusto nga din ang problem. Sir, ilan po yung sukatan natin? Makita siya sa 16 persons. Wala na po tayong patay. Mostly mga firefighters natin. Naga sustain sila ng minor bones. Kasi nga, dun sa mga tela na parang plastic na pumamasa, parang nagkaroon rin na damage ng helmet ko. Cost of damage? Cost of damage, 3 million na rin. So ayan ate, meron ba masaktan sa loob ng ano sa nangyayaring sunog ngayon? Hindi naman namin masabi if may nasaktan, pero may mga nalilita mo kami ng mga wala. Mga minor lang, yung mga abrasion. Pero kanina, yung bago kami dumating, meron daw unconscious patient sila na pinakbo sa hospital. Pero wala akong update dun eh. Pero nag-around kami, tinitingin kami if meron may mga So wala naman as in sobrang nasaktan dito sa nangyaring sunog? Yung sa amin, yung na-kinter namin patient, wala naman. Pero sa iba, sa other red group, meron sila na major. Ah, major. Okay, sige. Kunti-kunti na lang inaapula na, pero okay na siya, under control na yung sunog dito. Bali, inaapula na lang nila kasi mayroon pa mga konting puso. Ngayon is mga 11 a.m. na po. So, mayroon pang konting puso na kailangan apulahin, pero hindi na po masyado malakas. Saka, shoutout po pala sa Santa Mesa Fire Station volunteer at sa iba pang volunteer na nag-apula sa sunog na walang nadamay na iba pang building at sa mabilis na response nila. So, thank you sa mga fire volunteer natin.